Are you having a nice day today? Kumusta po? Yan. Nakikita natin dito din ang ating mga partners. Si Beth Santiago, si Kapa. CEO Cap Canlalay. Yan, may mga tumas ang kamay, may mga nag-raise ng hands. Gusto po kayo? Si Eugene, parating present. Si Kuya Raul Rivera. Kumusta po? Si Ate Gloria, kumusta? Kumusta? Ngayon po kasing araw na ito, ang pag-uusapan po natin, of course, about green barley po talaga. Lahat about green barley and in passing po lahat ng ating variant. Pero magko-concentrate po tayo ng konti sa ating dragon fruit kasi sobrang dami po nang nagbe-benefit dito sa produkto ito. Grabe, ito po ang isa sa mga best seller, of course, on top ng ating tropical fruit extract. Ito po ang isa sa ating mga best seller. Kaya, mag-upin po tayo. Kung ready na, yung iba, mga kumakain pa, o enjoy nyo po yung inyong pagkain. Yung iba po nagda-drive, pakiingatan po ang pagda-drive, ha? Kaya nga lang po ang sa atin, yung mata ay sa kalsada. Hello, Ms. Irene. Hello, Ate Girly, Ate Belle. And of course, ang ating parating present, si Ate Myla. Kumusta po? Kumusta? At congratulations sa napakagandang sharing mo nung isang araw, nung Tuesday. And mag-umpisa na po tayo. Okay. Sabi ni Ate Cristo Ador, approve. Okay, let us start. Next slide, please. Ako po si Dolan Das, ang inyong isa sa mga official speaker ng Healthwell. I joined Healthwell po 2008. That was more than 12 years ago. Grabe, ang tagal na, no? Kagaya po ng bawat isa sa atin, nag-join po ako kasi napakaganda ng ating produkto nung inalok po ito sa akin. Sabi po, wow, totoo kaya? Pero syempre, para po mapatunayan kung totoo talaga, kailangan ay gamitin. Subukan, di ba? Para lang yung pagkain, pag sinabing masarap, kahit anong kwento sa'yo ng masarap ito, unless tikman mo, saka mo lang pumalaman na talagang masarap ito. And then, totoo naman talaga, masarap. Di ba? Ang produkto natin, tasted, and trusted. At nung ginamit mo po nga po ang produkto, grabe, yung mga health concerns ko po, isa-isa pong na-address. Unang-una, yung aking constipation. That time po ay 14 years na akong constipated. Alam niyo naman, napakahirap po ng constipation. At pag hindi mo yan in-address, it could lead to colon cancer. In just 3 days, yung pong aking constipation na-address na. And good thing, every time po upo ako sa akin, nasaksak na po talaga ako. And then, ayan, kasunod naman po yung aking heartburn. Ngayon, yung asid ng umaakyat, alam niyo po nang ginamit ko itong produkto ko, hindi na po ako nagkaroon ng tinatawag na heartburn. Yung asid ko na control na sa aking stomach, hindi na po umakyat sa aking dibdib or sa aking lalamunan. So, na-address po yun. And tuloy pa rin ang paggamit, ang kasunod pong na-address, allergies. Dati po kasi hindi naman ako makakain ng seafoods eh kasi bawal talaga namang. Nagiging isang malaking pantal po ako pag kumain ako niyan. Pero, with the help of this product, our green barley from Healthwell, na-address po ang aking allergies na po kahit anong pagkain na seafoods, kaya ko na po silang kainin. And also, tuloy-tuloy pa rin, napansin ko pumapaya. Talaga pong nagugulat ako kasi yung mga dati kong friend, pag nakikita nila ako, lumit ka. Kasi po, alam nyo, ang lahi po kasi kami ng malalaki. Ang tatangkad na, ang lalaki pa, para po kami mga elepante. Kaya talaga pong effort sa aking magpapayat. So, dito po sa Health Club Day Party, ang napansin ko, hinahanap na yung tamang pangangatawan sa'yo. And, pati po insomnia na address. Plus, meron po akong dalawa health concerns na mga major. Una po, cyst sa ovaries. Meron po akong multiple cyst. Actually, 24 po ang cyst sa ovaries. Kaya natulungan
at ang aking pong kidney stones. So kapag paalis na po ako ng kidney stones, blue shockwave, eh since stone former po tayo, talagang pabalik-balik lang stone. So pag inom po ito, ano nangyayari? Yung mga bata po ay natuturog na. Hindi na po sila nag-form ng malalaki. Tapos pag ini po, sumasama na. In 2 years continuous drinking, ako po ay stone free. Kahapon po, ako po ay sinama ng isa nating partner sa may Cavite sa GMA. Nagulat ako kasi po nagkwento yung pinuntahan natin. Sabi niya yung kanyang apo, nagbara po yung kanyang kidney stones doon sa kanyang repair. Yung pong daanan na maliit lang na parang Christmas light lang, yung linya lang na Christmas light, gumara doon ang halos 1 cm na bato. Naku, talaga naman pong sobrang sakit ang nararanasan ni Makmak. Makinsip po kasi ang pangalan ng bata. Ang ginawa po nung partner natin, pinainom po yung bata ng isang bote kada isang oras. Grabe talaga. Tapos, nung i-x-ray na po para makita kung ano talagang sitwasyon sa chan, bilin-bilin bago umalis, uminom ng green body, bago mag-x-ray, uminom agad. Ulit, hindi siya na po yung tatawagin, sabi ng doktor, o sige, ikaw na, umihi ka na muna bago ka sumalang. Eto na, pag-ihi po, lumabas na yung bato. Nakuha pa niya yung ilang portion kasi nadurog na. Tuwang-tuwa po yung doktor kasi hindi na po na-operahan yung bata. So, ganun po ang nangyari sa akin personally. What more pa sa pamilya ko, husband ko, mga problem, mga parents namin, may edad na. So, wala naman po sila mga major health concerns now kasi po, tuloy-tuloy po ng pag-inom. Dengue, marami po nabi-dengue, di ba? Anak ko na-dengue, eto rin po ang tubulong sa kanya. At ang amin po kasing pamilya, lahi ng mga asthmatic. So, yun po yung na-address sa amin. At syempre, hindi lang sa lusugan. Ito na po ang naging full-time trabaho ko since 2008. Dati po akong employee sa UP Los Baños. Isa po akong licensed chemical engineer at ang aking pong master's degree ay biochemistry minor in microbiology. And when I joined HealthWell, that time po, nag-resign kasi ako sa UPLB para mag-alaga ng mga bata. Pero nang time na malaki na ang mga anak ko, ready na po ulit akong mag-work sana sa another university. I should be teaching medical school. Kaya lang, mas pinili ko na po itong green party ng HealthWell. Ito na po yung itinuro ko bilang sa buong Pilipinas. Kahit po sa iba-ibang mga lugar. So, next, ako rin po pala ang service center owner ng ating office dito sa Cavite. At with God's grace, nabigyan natin po ng award bilang Hall of Famer noong 2012. Next, please. And ang company po natin, gaya ng alam natin, is HealthWell International Corporation. Na-establish po ito March 18 of 2006, pero formally nag-open po tayo March 30 of 2026. Ay, by the way, bago ko po makalimutan pala, we are inviting everyone at mag-invite na rin po kayo sa lahat ng inyong mga kaibigan at kakilala kasi we will be having our 14th year anniversary this coming September 12 at 4:30 via Facebook Live po. Kaya manood tayo at ngayon pa lang, kinukongratulate ko na po yung mga mananalo ng ating cash prizes. The company will be giving away 440,000 pesos cash sa mga lucky partners po natin, no? So, ang HealthWell po, nung pinormulate siya, may dalawa pong objective. Una is to provide good nutrition. Alam naman po natin, kailangan po yung proper sustansya para hindi po tayo magkasakit. Pero hindi lang po yun. May isa pa pong goal ang company. To develop livelihood for its consumer and its customer. Yun po ang ating mga goal. At dito, pwede nyo po talagang maging livelihood ating negosyong ito. Ang napakaganda po opportunity na galing sa HealthWell International Corporation. Next. At present po, ang ating pong company ay pinangungunahan, of course, ng ating very, very, aside from very, very beautiful, napakabait pa, and talaga naman pong napakalaki ng puso, at very, very competent
kung pag-uusapan po ay pag-manage ng business, talaga po sobrang dami na po niyang mga experiences. And also, sila po ay stockholder din ng Jollibee. Sobrang daming mga Jollibee franchise. And on top of that, nag-manage na rin po si Ma'am Maria Victoria Taktakan Espiritu, our Ma'am BPE, ng iba-iba pa ng business. And at present, siya po ang ating president sa ating company. Hello, Ma'am BPE. Have a nice day today. And dito po sa Health 12, ang ating pong mission is, next slide please, changing lives the healthier way every day. Kasi nga, di ba, kanina sabi, we would like to provide good nutrition and livelihood. Kaya po, tayo, gawin natin ang mga taong kasama natin ang bagong buhay tungo sa mas malusog na pamamaraan araw-araw. Yan po parati ang ating tinitingnan pag po tayo nag-aalok ng ating grupo. When we share our product, yan po ang goal natin sa bawat isa. And sabi po ng Department of Health, meron pong tatlong top 3 killer disease sa Pilipinas. O tingnan po natin kung ano yan. Ito po, report ng DOH, ang unang-unang sakit na pumapatay sa mga Pilipino ay yung tinatawag na cardiovascular diseases. Ito po, ang pangalawa, cancer. Ang pangatlo, diabetes. Kaya po, kung titingnan nyo, tingnan nyo po natin sa paligid natin kung ano bang mga sakit na mga taong nangangamatay. Talaga pong kahit pagtanong po natin yan, kalimitan itong tatlong ito at halos lahat po yung tinatawag na heart diseases or the cardiovascular diseases. So, pagka po kasi tayo ay nagkaroon ng cardiovascular diseases, marami pong pwedeng mangyari sa atin. Next slide, please. Ang unang-una po, tayo po ay pwedeng magkaroon ng heart enlargement. And once po nagkaroon tayo ng heart enlargement, alam niyo po ang naramdaman. Yung una, magaling mapagod, masakit ang dibdib, mayroon po niya yan. And yung iba naman po, nakaroon ng irregular ng mga heartbeat, pero majority po, nagkakaroon ng baras sa ugat. So, pag po tayo nagkabaras sa ugat, posible, magkaroon po tayo ng heart attack, or kung sa puso po ang maapektuhan, or stroke, kung ugat po sa brain ang maapektuhan. And most of the time, talaga po naman, deadly itong mga health conditions na ito. So, ang mga options po natin, kalimitan sa ugat, binabypass po tayo, pinakalitan yung ugat para po makadalay ng maayos ang dugo sa ating sistema. Kasi ang dugo po ang nagsusupply, hindi lamang yung sustansya, kundi oxygen sa bawat cell po natin sa dati. So, kaya po dapat mag-ibig po tayo dito sa sakit na ito kasi talaga po yan ay nakamamatay. Next. Pagdating naman po sa cancer, ito po sa Pilipinas, marami pong mga tao ang nagkakaroon ng cancer. Nung araw po, next slide, nung araw po, dati po, biruan, ang nagkakaroon lang po daw ng cancer, yung mga may pambili ng mga imported, na may mga preservatives na dilatay, mga spam, babies, etc. Pero ngayon po, in any walks of life, nagkakaroon po ng cancer, di ba? Mga kababaihan, kalimitan po, breast cancer. Mayroon nagkakaroon ng ovarian cancer. Mga lalaki, prostate cancer. Mga babae, cervical cancer. Yung mga mahilig mag-inom, nagkakaroon ng liver cancer. Mahilig din. Manigarilyo, lung cancer. At ang pinaka-deadly po sa lahat, yung colon cancer na tinatawag. Yun naman po yung ating disorder na sa ating digestive system. And meron pa pong melanoma. Next slide, please. Yan naman po ay cancer sa balat, leukemia, cancer sa dugo, at saka yung tinatawag din cancer sa bladder, at saka oral cancer. By the way, makakwento ko lang po sa inyo ha. At present, meron po tayong hinahandle 78 years old na meron po siyang oral cancer. Nung makita ko po siya, siguro mga 3 or 4 weeks ago na, pinuntahan ko po siya doon sa bahay. Tapos, kasama rin pong nagpunta doon yung aking kaibigan na EMT. So,
tinignan niyo po yung condition niya ng nanay na 78 years old. Alam niyo po ba ang sabi ng kaibigan natin na doktor? Stage 3 to 4. So, the usual procedure, kailangan operahan, immunization. Kaya lang, at her age, the family decided not to push through the usual procedure. Sabi nila, susubukan na lang ang Trinbardi. Alam niyo po, 2 bottles a day, grabe. Ang ganda po ng response. Ang huli po namin communication, siya po ay nakakakain na, nakakatulog na, tumaba na, nakakalabas na ng bahay. At yung sugat na dati pag tinignan mo, nakikita niyo yung picture dyan, ano? Parang bulok na may puti-puti yung sa oral cancer. Alam niyo po yung sa kanya, kulay pink na, parang normal thumbs na. At itutuloy-tuloy po namin itong pagpapainom sa kanya. Sabi ko nga po, gagawin natin ito in 6 months para po completely mahil ang immune health concern. Yun yung po katindi at effect ng ating body pagdating po sa cancer. Kaya ito po rin talaga. Next slide please. Pagdating naman po sa diabetes, paano naman nakakatulong ang ating produkto? Ngayon po itong prominent na nag-aayos po ng insulin para maging maayos ang absorption at saka use ng sugar ng ating body. Kasi alam nyo po, pagka po tayo may meron tayong sugar concern, ito po ang ating problem. Una, yung mga side effects. Diba? Numbness, so walang circulation. Pagka po nasugatan, ayun na, yan, putol na ang kasunod. Mga lalaki, impotency. Yung mga 40 na pa, bakala natin, pagod lang sina husband, yun pala, mataas na yung sugar. Yung iba po, ihinabihe, yung iba hindi mapaihe. Nagda-damage po ang kidney kasi nga yung sugar hindi pumapasok sa loob ng katawan. So, nagsi-circulate lang po siya sa dugo, napapagod, mag-alis ng sugar ng kidney, kaya nagda-damage. Alam niyo po ba, 90% ng mga nagda-dialysis sila po ay mga diabetic. Bakit naman ina-atake? Na-stroke? Kasi yung sugar din po, bumabara din po yun sa ugat pag nabubulag. Kasi nga, yung ugat po na nagsusupply ng pangangailangan sa ating mata, napakaliit lang yan. So, pag po siya ay nabara, yun na, hindi na po makakita ang kasya. Kaya, kailangan po ma-address agad ang diabetes. So, next slide please. May mga factors po na nakaka-affect sa lifespan. Alam naman natin yan, di ba? Kung muna pagdain, pagdinta, kumain, matataba, ano naging sakit? High blood. Sunod-sunod dyan. Atas mo ng cholesterol, mahal blood. So, pipili ka, atake or stress. Ano bang pipiliin mo? Palagi ko, wala kayong pipiliin, no? And then, pag po, marunong paligid, pollution, nagkakasakit po tayo. Pag po tayo hindi na nag-exercise, naku, at pag may bisyo, pag po tayo ay, hindi na nakakala, pag tayo ay, naniligaryo, napakataas din po ng chance na magkaroon tayo ng mga karamdaman. Next slide. Kaya po, ngayon, ang mga tao, talaga po ang ating pinopromote is let's go back to basic. Let's eat the right food, the healthy food. Let us exercise. Let us go to sleep ng tama. We should be drinking enough water. So, yun po yung mga kailangan natin ngayon para po hindi tayo magkasakit. And it's so timely, ang ating pong green barley, yan po alam po natin, hindi na organic and natural. Pasok na pasok po siya pagdating dito sa mga healthy foods. Next. Sabi nga po ni Dr. Thomas Price, isang medical doctor at expert sa nutrition, all diseases are caused by chemicals. All chemicals our body needs, except for oxygen and water, can be taken through food. If we only knew enough, all diseases could be treated and prevented through proper nutrition. Ano daw? Lahat po ng sakit galing sa chemicals. At kung sapat ang ating kaalaman, lahat ng sakit gagaling at maiiwasan sa pamamagitan ng proper nutrition. Kaya tayo dito sa HealthBlock, diba? We are offering a complete nutrition and detox program. At yun po ang ating kailangan gawin para ang sakit gumaling at maiwasan. Next po, so eto na nga po ang ating mga produkto, ang green barley. Ito po ay isang kompletong pagkain. So, sabi po ni Hippocrates, the father of modern medicine, let your food be your medicine and your medicine be your food. Talaga pong swak na swak ang ating produkto. Pag-uusapan po ay si
Hippocrates, the father of the modern medicine. Ang green ba, ang barley po kasi, ginagamit po yung pagkain at gamot matagal ng panahon, dated back as early as 8,000 BC. Ito na po ang ginamit ng mga sinaunang tao at mga civilization like the Greek, the Roman, the Chinese, the Egyptian as source of energy and as medicine. Next po, alam niyo po, ang ating green barley ay 37 times na ginamit sa Biblia bilang pagkain at saka gamot. Po, sabi nga po sa 2 Kings, ito po ay si Propeta Elisha, get some barley meal, throw it in the pot, and heal the poison. Lagay ko yung barley para maalis yung lason na nasa doon sa kakainin nila. Grabe, ano? So dyan naman, feeding of 5,000 men is a miracle performed by our Lord Jesus Christ. There is a lad there here who has 5 barley loaves and 2 fishes. Gumamit lang po ng 5 tinapay na gawa sa barley na pakain ng napakaraming mga tao. Ginamit sa miracle. At sa Deuteronomy naman po, dito pinangako ng Diyos sa mga Israelita, madaling sa masaganang lupa na ang tumutubo ay barley. Ganyan po katindi. Talagang ang barley ay totoo noon hanggang ngayon. At ginawa ang pagkain. Pero, paalis ng toxin. Hindi po pang alis pa rin ng toxin. Pagka may barley, masagana. So ngayon po, ang mga tao na nagiging barley ay masagana pa rin. Next po, alam niyo po ba, ang father ng green barley ay si Dr. Yoshihide Hagiwara. Isa po siya Japanese medical doctor, pharmacologist, and scientist. Ayan po ang nakadiscover na kagandaan ito kasi nagka-cancer siya ng araw. So, naghanap siya ng pagkain na pagtinik ng tao hindi na magkasakit. After studying more than 400 plants, ito po napili niya. And good thing, nakasurvive po siya sa cancer. Alam niyo po ba, ito talagang gumagawa ng gamot. Ang sasakit na gamot po nito, yung tinatawag na antifungal. At till present time, ginagamit pa rin po natin yan. So according to Dr. Hagiwara, green barley is the only vegetation on earth that can supply nutritional support from birth to old age. Take note ha, nutritional support from birth to old age. So ito po pwede sa lahat. Mata, matanda, ngunit wala, mga buntis, gusto magbuntis. Lahat po pwede. Yung mga gusto magbuntis, kailangan lang po ay mag-green barley. Pero hindi po barley yung buntis sa inyo. Kailangan po si Mr. Mare. Discuss natin. So, ang iba pa detalye dyan. Ang green barley po ay ni-recognize ng science bilang pinaka-masustansyang halamang kinakain kasi sobrang dami po nitong vitamins, minerals, chlorophyll, enzyme na kailangan po ng ating katawan for proper functioning of organs and the immune system. Tingnan niyo po itong nasa slide natin. Grabe! Meron po itong 11 times more sundan tapos milk. Take mo, takawin. Para sa buto. 11 times more vitamin C compared sa oranges. Vitamin C. This is Kinsha Builder. 2 times more beta-carotene than carrot. 5 times more iron than spinach. Ang kanya pong vitamin B12, 80 microgram per 100 gram. At ang pinakamatindi po, ang kanyang antioxidant property. Tingnan niyo po yan. 25,500 ORAC units per 100 grams. Sabi ng mga eksperto, kailangan ng antioxidant ang katawan natin kasi yan po ang nagpo-protekta sa atin against the damage of free radicals. Ang tanong, gaano karami? Ang sabi ng US Department of Agriculture, ang mga tao kailangan kumain ng gulay at prutas ng mayroong 3,000 to 5,000 units per day. At tinan nyo yung sa green barley natin, sobrang dami, ano? Kaya kung kayo po ay kumakain ng karot, kailangan natin kumain ng 1 kilo't kalahating karot araw-araw para hindi tayo magkasakit. Jacqueline, okay lang po ba na ang ating kakainin 1 kilo at kalahati? Sobrang dami, ano? Ano karami. Samantalang ang green barley, kung titingnan po natin yung ORAC value natin, ay nangailangan po tayo ng kalahating kote ng green barley araw-araw kung tayo po ay hindi naman kakain ng iba pang prutas at gulay. Kaya yung mga batang ayaw kumain ng gulay, ito po best sa inyo. At pag chinek nyo po yung mga essential nutrients found in our green barley, talaga pong sasabihin mo, at totoo, next slide please, ito ang kompleto kasi andito yung mga kailangan nating minerals, vitamins, enzymes, and even
proteins. Ano ba ang enzymes? Ang enzyme po, yan yung biological catalyst na usually namamatay na sa katawan natin. Kaya hihirapan na pong mag-proceed yung mga reaction. Pinagamit po natin yung sa respiration, sa ating movement, sa ating growth, sa detox, etc., etc. At kailangan talaga may enzyme. Kung kayo po ay kumakain ng mga fruits and veggies, it is best to eat your fruits and veggies, yung mga raw, before your meal. Kasi mapapakinabangan natin yung enzyme sa pag-digest. Kaya nga, pag kumain tayo ng mga salad, lalo na yung vegetable salad, after the meal ay nangyayari, di ba? Tayo ay parating parang nakakaroon ng indigestion. That is the reason why we should be eating our greens before meal para fully mapakinabangan. And by the way, ang ating pong green bar, it has hundreds of live enzymes na tutulong po sa ating pangatawan. Kagaya nga po ng superoxide dismutase or SOD. Ang function po nitong SOD ay to remove toxin from our cell and to repair DNA. Kaya po ito iwas at papagaling ng cancer at mga serious diseases. Kaya nagtataka yung iba, ba't gumagalit yung mga tao pag gumagamit sila ng green garlic? This is the reason why. And ito po is anti-aging enzyme. So by the way, very, very rich po sa SOD ang ating produkto. And not only that, meron po itong P4D1 na nagre-repair ng DNA sa reproductive cells. Alam niyo po ba? Next slide. Ayan. Ito pong P4D1 ang tumutulong doon sa mga hindi nga po magkaroon ng disease. Diba usually may problema yung kanilang reproductive cells. So with P4D1, makakatulong po ito. At ito po ay nagsusuppress din ng mga inflammation sa lat at sa ating bibig. Kung masakit po ang ngipin, ito ha, deal. May masakit ba ang ngipin dyan? Umuha po kayo ng barley. Mumove nyo ng konti. Pag mumove nyo po dun sa portion mo, sakit. Sabay lunok, sayang. Ayan, no? Nanatalis po ang sakit ng ngiti nyo. Promise po yan. Kung meron po kayo mga inflammation, this is very effective. Mas maganda po dun sa mga gamot na ininom natin. Kung kayo ay may ulcer, eto po. Ako nga laging nakikipag-bet. Eh. Masama makipag-bet. Pero pag minsan kasi makulit, eh, ayaw maniwala. So, pipipet. Bigyan kita 3 bottles. Pag walang effect sa ulcer mo, huwag mo na lang ako bayaran. Ganun po tayo ka-confident kasi this product can really help us. And, naman po itong chlorophyll. Diba ang green barley natin galing po sa katas ng dahon ng barley? Ang barley po kasi yung technology ni Dr. Hagiwara. Kanina lang may nagtanong po sa akin po na isang group chat kung ano daw ang pagkakaiba ng produkto natin. Ito po yung technology ni Dr. Hagiwara. Wherein, the barley is being grown mga 12 to 14 inches po. And then, saka po siya hina-harvest. Then, pagka-harvest po, kukunin po yung katas. And then, yung katas po ang ginagawang granules. Yung po yung iniinom natin. We made sure po na ito ay processed para intak ang mga sustansya. Para hindi po tayo anemic. Para po magbigay ng iron sa ating organ. Para po ma-purify ang ating mga liver. Para malinis ang ating mukha. Nag-improve po ang sugar level. Ang ating mga sugat gumaling. At pati po yung scar sa lungs ay matulungan. Alam niyo po ba, ang barley natin, amazing. Ang daming nag-endorse. At isa na nga po sa matinding endorser natin ay si Madam Oprah. Si Oprah, Winfrey, walang bayad ha. Sabi niya, ang barley po kasi, layang barley grass lalong-lalo na, ay nagbibigay ng mataas na level ng sustansya kaysa sa mga green plants na siya po ay tutulong sa cholesterol, blood pressure, and immune response. Imagine ha, si Madam Oprah po yan. Kaya naman, pag po tayo uminom nito dire-diretso everyday, ito po ha, this is really our promise. Next slide, please. After you take your green barley from, pakibalik. Isa pang balik na slide. Pag po tayo ay
uminom nito, we will look and feel 10 years younger. Kaya tingnan nyo yung mga nag-invite sa inyo. Mukha na po ba silang mga bata? Kasi kung hindi, ibig sabihin, hindi po sila uminom ng barley. Kaya kailangan po uminom nga kasi sabi mo 10 years younger, hindi naman totoo sa'yo. So wala pong pipi eh. Kaya mga partners, make sure you take your green barley every day. Next slide po. Ang green barley po natin, kung ating isusuma, para ba sa inyo? Ano ba talaga yung nangyari? Ito po, isusuma ko sa tatlong bagay. Una, it will improve our stomach. Hindi po tayo madaling mapagod, masarap ang tulog, masarap ang pakiramdam. Second, nagbibigay po ng sexual energy, lalo na doon sa mga edad mo, nawala ng energy, bakuhan nga dati, pero biro-biro, pero totoo, yung mga hindi na nagpa-plug ceremony, sa umago po, sumasalubo ulit si Manoy. And of course, the clarity of thought. Siyempre, pag nagkakaedad tayo, parang may memory gap na. So, dito po na-address ulit. And sa mga bata, kung gusto nyo po ng matitilinong mga anak, ito po ang ipagamit nyo sa kanila. Kasi talaga po namang laking tulong. Yan, kung gusto nyo ng genius na anak at apo, siguraduhin yung nagbabarley po sila. And our green barley is available in tropical fruit flavor. Ito po yung ating original din 2006. Eh, on top of green barley, yan po ay in combination with tropical fruit extract. And of course, we also have, next slide please, our fruit punch with real chia seeds and yan, with real chia seeds with L-carnitine. Ito po ay forte na. Tawag natin ng chia, fruit punch forte. Nilagyan pa po kasi natin ang L-carnitine. L-carnitine on top of chia. Para saan ang chia po? That is a super seed. It is being considered as a fountain of youth that promote longevity and anti-aging. Napakarami po nitong benefit sa ating katawan. Alam niyo po ba, puro protein yan, nag-aayos po ng ating digestion and everything, at pati po yung mga pananakit ng ating mga arthritis. Kami tutulungan po ng chia. Ang chia po ay ginagamit na as early as 2600 BC sa South America. Nauna po yung kay Columbus. Tayo nilagay niya dyan. Natin dito sa ating chia fruit transporte. At pinortified pa po natin ng L-carnitine para po yung ating mga kinakain ng mga taba masunod agad, hindi tayo tumaba. Kaya ko, lagi po kasi akong concern na baka ito na ba, ito na ba, kasi ganun po talaga ang build ko. So, ito po ang isang tumutulong. On top of the tropical fruit mix, most of the time, miinim din po ako nito kasi sabi ko lang sa inyo, pag po ikaw ay stone former na kagaya ko, kasama po ng pagiging stone former ay mabilis magkaroon ng accumulation ng mga deposito sa joints. And this product can really help me. And of course, our, next slide please, our dragon fruit. And dito po tayo magko-concentrate. Now, ito po yung ating pag-aaralan. Ano po ba ang dragon fruit? Tignan po muna natin ang history. Ang dragon fruit po kasi, native yan sa Central America, pero kung mapansin nyo, ngayon po, anywhere in the world, meron na po nito. And according po sa literature ng Aztec, ay 13th century pa lang po ginagamit na yan. Ang tawag po yan ay pitahaya fruit. Sa Vietnam, ang tawag yan ay tangloy. Sa Malaysia, ang dami rin po. Sa Colombia at sa Nicaragua, ang dami po dyan bilang commercial purposes. Ang nangangailangan po ang dragon fruit, ito po isang cactus ng warm climate at nagpo-prosper din po siya maganda sa mga semi-arid areas. Kaya may mga areas po tayo dito sa Pilipinas wherein ang dami na rin po talagang dragon fruit. Well, like, for example, when I travel around the country, dami ko pong nakikita nito sa may parte ng Ilocos, dun sa may Aurora. At amazingly, dito po sa Cavite, marami na rin po. Ano? At industrially, ginagamit po siya bilang juice, bilang wine, bilang flavoring, at saka meron po siya talaga ng medicinal value. Kaya, noong bago po mauso ang dragon fruit, ang health world po, nakapaglabas na ng ating dragon fruit. Pero yan po ay may green barley, ano? Ang
dragon fruit po kasi kinonsidered isa super fruit. Next slide, please. Yan. Number one, kasi po, ang dragon fruit ay best known may cleansing property ng digestive system. Paano yon? Yung pong fiber niya, pinapadali po ang ating bowel movement. At ito po ay magandang solution sa constipation. Nakatry na po ba kayong kumain ng prutas na ito? Masarap yan. Opo, at saka nakakabusog pa, diba? Ang kagandahan, since tayo ginawang powder, ang mga sustansya po ay na-concentrate ng 10 times. Ganun po ang nangyayari. Aga po ang isang prutas ay ginawang powder, nagiging 10 times ang concentration na. So kung may issue po ng nahihirapan, yung constipated, maganda po ito sa atin. Number two, this is a natural source of antioxidants. Ano naman po yung mga antioxidant present? Yan pong antioxidant ay yan po tutulong para yung mga free radicals na nagpo-cause ng cancer at saka mga sakit ay mawala sa ating sistema. Ang free radicals po kasi, those are highly, highly reactive compounds, oxygen-containing compounds ng primary function. Kinukuha po nila yung electrons sa cell natin. Then, cell natin nakukulangan ng electrons. Pag po tayo may antioxidants, yung mga antioxidants po ang magpo-provide ng electron para po huwag mag-damage ang ating cells. And number three, ang green barley pong dragon fruit will helps alleviate arthritis. Yan, diba sabi ko nga sa'yo? Kasi po, pag umiinom ka nito, na wawala po o nababawasan yung mga irritation ng mga joints. So, ito po ang tawag sa kanya, anti-inflammatory fruit. No, so, pati po yung mga pamamaga ay nababawasan. So, kung may kakilala po kayo na ganyan, nahihirapan, pwede niyo po silang alukin ng ating dragon fruit para po makatulong sa kanila. Number four, this is good for the heart. Maganda po sa cardiovascular health. Diba sabi natin kanina, this is the number one killer disease sa mga Pinoy. Hindi lang sa Pinoy, buong mundo po yun. Pinapababa po ang blood cholesterol sa level ng katawan natin. At ini-increase naman po ang good cholesterol level. Kasi ang cholesterol po ba, diba, dalawa, may isang good at isang bad. So ang masama po ay mga low, mga tinatawag na LDL, ang maganda po yung tinatawag na HDL. So dito po yung mga bad, yung mga LDL, pinapababa. At yung mga good, HDL, tumataas. Kaya pala, alam niyo po, every time po na magpapalaboratory ako, tumulat talaga yung aking doctor. Kasi sabi niya, bakit lagi ang ganda ng HDL mo? Diba? This is the reason why. Because I'm taking three times. Ang fruit na ito po, good source po siya nung tinatawag na monosaturated fat, yan siya po ang nagpapaganda ng condition ng aking person. So this product is really very, very good for the heart. Number five, nagre-regulate po siya ng diabetes because of fiber. Yan, ang nangyayari po pag may fiber po tayo sa body, yung release po ng sugar galing sa ating kinakain ay dahan-dahan. So, na-stabilize. Hindi po yung up-down, di ba? Yung na-concern ng diabetes. Either tumataas bigla o di kaya naman tumababa. So, maganda po itong kinakain. Yung po kasing may mga prutas, may tinatawag pong glycemic index. O, i-discuss ko sa inyo para alam niyo po. Pag tinanong kayo, nagpukot sa mga diabetic. Ang best pong pinapakain sa mga diabetic patient, yung mababa ang glycemic index na mga fruits. Ang mga mangga, hindi pwede. Ang saging, matataas pong sugar niyan. Ang maganda pong kinakain, dragon fruit, mga melon, yan. Ang pakwan, mataas din po ang glycemic index. Kaya pagka po papakain yung diabetic, konti-konti lang. So, maganda po ito para sa kanila. Pang-regulate ng kanilang sugar. And number six, it fights aging. Kasi nga, di ba kanina sabi, good source of antioxidant. So, pina-fight po ang free radicals. Kaya po, ano nangyayari? Ang balat natin, nagiging young, flexible and tight. Kasi po, pagka marami tayong antioxidant sa mga free radicals sa body, ano nangyayari po? Sinisira talaga yung mga cells, which eventually will lead to aging and diseases. Kaya dapat po talaga ang kinakain natin yung mga naturally very rich in antioxidants na fruits and vegetables. And the dragon fruit is one of those. And on top of that, this also has
green barley na in combination nagbibigay po ng matinding protection sa ating mga kalagusugan. At tutulong din po siya sa weight management. Kung may concern po tayo sa weight, konti lang po ang calories nito at marami din fiber. So, ang pakiramdam po natin, pag number 7, please, pag po tayo ay kumain na ng nito, busog na po tayo. So, ang tendency, will eat less. Kasi ganun eh, minsan kasi, yan, hindi tayo mabusog. Pero may technique, narinig ko sinabi din ni Lisa yan eh, nung isang araw si Engineer Lisa, pag kumakain po, huwag tayong mas magmabilis. Ako, culprit po ako kasi mabilis ako kumain eh. Lagi kasi nagmamadali. Ang maganda daw po talaga pagkain, proven to tested, is please, pag kumakain, dahan-dahan lang. Para po magkaroon ng time na mag-signal ang ating brain, sa ating tummy na enough, ang dami mo nang nakain, busog ka na, no? So, ito po ay naglilinis at nag-improve ng ating metabolism. At tutulong po para ma-maintain ang ating healthy weight. So, number 8 naman po, it helps fight asthma. Ang dami po natin testimony. Kasi nga, because of the high amounts of vitamin C na pinapalakas ang immune system. At saka, yung mga respiratory diseases po na a-address. Like, sa mga may sipon, ito ang pinapagamit natin. Sa mga may ubo, ito ang pinapagamit natin. Sa mga asthma, ito rin ang pinapagamit. And, alam niyo po ba, yung mga ayaw ng maasim, di ba, may iba ayaw ng maasim, ito po ang binibigay natin sa kanila. Yung mga sumasakit ang tiyan pag nalalagyan ng iba pang prutas sa tiyan. So, ito po, maganda. Wala po siyang ganung effect. At recently, we've been using this in combination with our tropical fruit mix sa mga nagda-dialysis. And we are seeing really a very, very good improvement sa kanila po mga case. Tropical fruit mix in combination with dragon fruit. Number 9, our green barley is a gold mine of vitamin C. Wow. Napakarami na, diba sabi natin kanina, vitamin C, B complex, such as vitamin B1, B2, and B3. Meron din po itong iron, para sa dugo, calcium sa buto, phosphorus, para sa atin ito. Part of that, it also has a good portion of protein para po sa ating muscle, repair, maintenance ng cells. Apart from that, meron din siyang fiber at niacin at siyang po ay maraming water. Tinatawag po itong superfruit kasi it helps in enhancing nutrition and correct body age. Marami pa rin po itong mga sustansya na pampabeauty, like the vitamin C. Ang vitamin C po pampabeauty din. Ang dragon fruit seed, meron po yung unsaturated fat na lumalaban sa bad cholesterol. Di ba pag kinain mo, naramdaman mo po ba yung maliliit na fat and na buto, yun po, marami po siyang fats. And number 9, it will aid in the treatment of acne. No? Consume regularly. Meron po tayong mga kasamahan, ginagamit pa nga po nilang panglagay sa face. Pagka nagpapa-facial, really effective in controlling acne. Ako naman po, pinapagawa ko lang kung saan po yung acne, topical, ni-a-add-on, and we are really getting amazing results. So, in summary, the 10 amazing benefits of dragon fruit for skin and health are: number 1, it is high in fiber. Number 2, natural source of antioxidant. Number 3, it helps alleviate arthritis. Number 4, this is good for the heart. Number 5, helps regulate diabetes, fights aging, helps in weight management, helps fight asthma, gold mine of vitamins and minerals, and aids in the treatment of acne. Actually, ito po talagang dragon fruit natin ay talagang may kanya na pong follower. Kung Facebook ito page ay napakarami na pong follower kasi nakita na natin at na-observe ang magigandang benefit ng ating dragon fruit. And of course, our newest product. Next slide, please. Our glow barley. And ito po yung una, the beauty drink. Ayan din po ay is available in product pack consisting of 42 bottles. By the way, ito pong aking i-discuss. Ito na po yung ating newest na mga beauty products. The last three we discussed, the tropical fruit mix, the chia forte, and the dragon fruit, they are the health products. And
the Glow Barley and the Glow Light Tinted. Sila po naman yung mga beauty products. And by the way, they all also have barley on them. And ito pong ating next slide, please. Beauty drink. Ang naman po yan. On top of the green barley, it has glutathione, it has collagen, vitamin C, lemon powder, and calamansi powder. Siyempre, alam naman natin mga partners kung gaano kaganda po ang ating lemon at saka calamansi powder. Tayo bilang taga-Pilipinas, ang Philippine lemon is na calamansi. Eh, imagine mo pa, pag-combine mo yan, kaya po napakasarap. Actually, ako, I really like the taste of this product. It is really so refreshing. At yung sa pag-inom pala, yung pagiging refreshing, bilang sa pag-inom pati sa balat. Kasi nga, it has glutathione, a master antioxidant, and together with vitamin C, another master antioxidant pinagsama. At yan po, side effect lang naman kasi ng gluta at saka ng vitamin C together, yung pagpute. Pero imagine all other benefits of vitamin C. It helps in the in more than 350 biological reactions in our cells. Ang vitamin C, ganun yan. Oo. Kailangan niya ng iron, pagka tayo nagkaroon ng injury, di ba? Pagka po anti-cancer din yan, ginagamit po yun ng vitamin, ginagamit ng iba-iba pang vitamin B. Kailangan at mayroon po tayong vitamin C para sila ma-absorb. Ganun po katindi ang vitamin C. And glutathione naman, naturally din po gusto our body. But as we grow older, nakakalit tayo, kumababa, kaya kailangan din po tayo sinusupplement po. Kasi napoproduce siya, kailang may pagkakataon na kumababa na. At isa po pong pinakamagandang addition dito is the collagen. And over the fact that when you are going to look into the mirror, everything you see on yourself, those are collagen. On top of that, yung mga kasu-kasuan natin, those are also collagen. The tendons, diba? So yung mga connective tissues, those are all collagen. At ang bodies po kasi, as we grow older again, we lost the cells that are producing collagen. Yung tinatawag ng fibroblast. So, pag wala na po tayong collagen sa body natin, magiging brittle, hindi na po flexible, hindi lang ang balat, pati mga joints. Kaya nagkakaroon po tayo ng sakit sa mga buto-buto, sa mga joints, diba? And on top of that, nagiging dry ang balat, eventually, tumatanda at nagiging wrinkle. So if you want to have a beautiful skin and healthy joints, you can take this. Initially, these are for the millennials, pero amazingly, mga millennials ang mas nagpa-patronize kasi we saw really the effect of this. Grabe, si La Cuacherang Waray, kung kilala nyo, yung ating isang official speaker na rin, asawa ng ating partner Jonathan. Ang puti-puti niya kasi this is the product she is using. It's really very effective, no? So, subukan nyo po ang ating bagong product na rin. And next slide. We also have the Glow Light and Fit Slim Drink. Yung mga gustong magbawas ka ng weight, this is good for you. Bakit? Ito po ang mga laman. Next slide. Ang laman po nito is green barley. O, alam na natin ang green barley. Psyllium husk, yan po yung nagbibigay. Actually, psyllium husk po talaga. Yung si psyllium, kung nakikita nyo, siya po yung psyllium husk. Yan po yung halaman. Actually, bulaklak yan. Tapos, pagdating po sa tiyan, nag-absorb siya ng tubig, tapos nag-expand. So, ang tendency, feeling mo busog ka, hindi ka mag-overeat. Yan naman lagi problema. Kain na kain, kaya tumataba, di ba? And on top of that, ina-address po niya yung mga digestive issues sa tiyan. And also, on top of psyllium husk, ang kanya pong lasa is lemongrass. Alam niyo po yung lemongrass, tanlad ba? Kung sa Tagalog, tanlad po. Ang tanlad nun siya po yung sa flow. Tsaka sa skin, maganda rin. Tsaka napakasarap na tea. At another pampapayat, Garcinia cambogia. Try to search Garcinia cambogia. Ito po ay isang tamarind fruit dito din sa Southeast Asia. Na isang sumikat. Kasi nga, pati hindi lang pampapayat ang effect niya. Kasi na pag ito po nag-overeat ka ng sugar, yan ang kanyang ina-attack. E pag sumusobra tayo ng pagkain, yung dinatawag niya.
may isa po siyang component na yun ang ina-address. And on top of that, pati po yung mga parasites natin sa chat ina-address. Ang green tea extract naman, ang effect po niyan, pina-fight yung ating mga visceral fat, the white fat in our tummy. Kasi dalawa pong klase ang fat, di ba? Yung brown and beige, yung isang mag-white. Ang brown and beige, yung nasa balat po natin protection. Ang white or the visceral, yan po yung nasa siya. Pag nag-overeat tayo, same, laki ng laki. Ang main function po talaga niyan is to protect our organs. Overeat talaga siya, ang laki ng laki siya. Wow, hindi ko din, ang laki din po natin. Tummy, eh, ang masama, pag lumalaki yung tummy natin, yan po ang chance din natin magkaroon tayo ng sakit such as diabetes and heart problems, stroke, yung cholesterol problem. Kaya dapat po controlled. Green tea extract, yan po ang pinaka-fight. Trivia, if you're going to drink 5 cups of green tea extract, you will lose 90 calories. That is equivalent to half cup of rice. Kaya dapat inom-inom ng green tea pag may time. And of course, it has sakura extract. Ang sakura extract is a new key thing sa cosmetic at sa health. Yan po'y maraming antioxidants na tumutulong sa ating collagen formation. Pinaprotect ang ating fibroblast para po hindi siya mamatay, para banat pa rin ang ating mga faces at ang ating mga balat. And on top of that, yan po ay may pampaputi effect. Kasi pag may sakura extract ka, pag ikay na inipan, sa halip na brown na melanin ang napuputin, ano nangyari po, it's red or yellow. Kasi parang, yung dilaw lang siya nagpa-ingat. Sayang, hindi tayo nakapag-ingat yung summertime. Kasi nga, nandiyan natin ang summer. Pero anyway, sa December, pwede pa naman, no? So, yan po yung sakura extract. And the L-carnitine. Ang L-carnitine po natin ay, ang ginagawa niyan, uso yan. Ginagamit ng mga nag-weightlifting para po magkaroon sa nilang lean muscles. Yan po ang isa sa mga sikat po para sa kanila. Pero basically, what it does is, it will convert the fat just into energy. Ginagawa po yung fatty acid, dinadala directly sa mga sa cells, sa mitochondria, para po siya ay ma-convert into energy. Ganun po ang ginagawa ng produktong ng L-carnitine. Diba? Pampapayat. Nilagay din po natin sa ating fruit pump. Yes, with chia seeds. So guys, these are our beauty products. The Glow Barley Beauty Products, the Beauty Drink, and the Glow Light and Fit Beauty Product, both consisting of 42 bottles each. Now, so, tandaan natin ang ating pong green barley, nasabi, tummy na. And, of course, nagbibigay po siya ng clarity of thoughts and sexual energy. So, pagka po tayo nagtitake ng mga ito, protection po sa atin ang ibibigay. And sabi niya, 10 years younger. If you want to look 10 years younger, this is our time. Pwede po tayo mag-take ng ating mga product. Kaya ang aking request, tingnan niyo po yung mga nag-invite sa inyo rito. Mukha ba 10 years younger? Kasi kung hindi, inom-inom. No? Kaya kailangan po natin yan. Kasi totoo po na makakatulong po talaga. Talagang malaki sa ating kalusugan. If we're going to take the time. So, let our food be our medicine and our medicine be our food. At eto na nga po, our green barley products. Thank you very much. And I think, are we ready? Yan, chat lang po natin yung ating mga staff kung question and answer ba muna or are we going to have our sharer? I think we have 2 sharers. Tama po ba? Naka-ready na ba sila? Yan. Naka-ready na po ba ang ating mga sharers? Yes? Naka-ready na po. Mm-hmm. Ang una po nating sharer, ito isa ko sa mga favorite. Itong si ating sharer na to. Grabe po ang kanyang health testimony. Witness po ako po kung paano ito nangyari at nang kasama din natin sa ating mga pagdidemo kung saan-saan lugar. Pakinggan po natin ang sharing ng ating partner. Palakpakan po natin si Miss Alisa Rihinyo ng ACES. So, palakpakan po natin. Clap naman. Hi, Alisa! Ayan. Okay na po. Mayroon na. Namin. Okay po. Wonderful morning po sa ating lahat.
Ayun. Ako nga po pala, si Alayza Villalbariño from Quezon City, 31 years old po. So, dati po akong empleyado, factory worker po ako sa Rosario, Cavite. 5 years po ako doon na nagtatrabaho. 18 years old pa lang po ako niya nung ma-regular na ako sa kumpanya kasi maaga po ako maghanap buhay kasi hindi ako kayang pag-aralin ng mga magulang ko ng kolehiyo. So, kaya yun, maaga po akong na-regular. And then, 22 years old naman po ako na nung makapag-asawa ako. Nag-start po yung health problem ko nung manganak ako. Kasi po nung manganak ako, tumaas po yung BP ko. So yun, hanggang sa lumabas na ako ng hospital, mataas pa rin yung BP ko. So pinag-maintain po ako ng gamot para sa hypertension. Eh, nung time nung po yun, kasi bata pa ako, takot pa ako uminom ng mga gamot-gamot. Kaya yun, pero na-choice ako kasi kailangan ko uminom kasi mataas yung BP ko. Next, na-share po sa akin ang Health World Green Barley ng katrabaho ko pagbalik ko sa trabaho kasi nalaman niya na yun nga, na mataas yung BP ko, nag-maintain ako. Sinya niya sa akin ngayon si Green Barley. So, hindi ako nagdalawang isip na itry kasi bakit? Kailangan ko eh. Pero kung hindi ko kailangan ng Green Barley, baka nireject pa siya. Baka tinawanan ko lang siya. Tama, kasi yung iba ganun eh. Kapag alam nila na ay wala yan, baka pagkakita. Usually, ganun ang iniisip eh. Pero ako kasi, yung mindset ko is matulungan yung sakit ko, ma-address agad. Ayoko mag-maintain, may isap agad yung maintenance. So yun, madaling salita, nag-try ako. 4 bottles yung unang sinubukan ko nun kasi, for 1 month, kasi wala akong pera nung pambili eh. Magkano lang ang sahod ko nun, 315 lang ako per day. So magkano ang Green Barley, 275. So ayun, hindi ko talaga kayang i-maintain. Pero nung naubos ko yung 4 bottles na yun, nung ininom ko yun, na normal yung BP ko. Na-stop din yung maintenance ko. Kasi nung time na iniinom ko siya, si Green Barley, everyday, pumunta ako sa clinic ng company namin para magpa-check ng blood pressure. So 1 month yun, na ganun yung ginawa ko. So hanggang sa nag-decide yung doktor sa clinic namin na sige, i-stop mo na yung maintenance mo. So yun po yung unang-unang natulungan sa akin ng Green Barley. Pero after ilang months po kasi, nagkaroon naman ako ng hyperthyroid. So yun, napansin nyo ng mga katrabaho ko na lumuluwa yung mata ko. Tapos ramdam ko sa sarili ko na yung buho ko sobrang dami niyang nalalagas, tapos hirap ako makatulog, yung menstruation ko hindi rin normal, tapos kumayat po talaga ako nun. Tapos yung tibok ng puso ko sobrang bilis. Ayun, yun po yung mga naramdaman ko nun. Pero nagpa-check up po kasi ako noon, hindi ko pa ulit naalala ang Green Barley noon eh. Nagpa-check up ako noon, pumunta ako sa doktor, pero ang doktor na pinuntahan ko noon is ENT lang. Pero ang kailangan ko pala talaga dapat is espesyalista, endocrinologist. Kaya nagka-problema ako sa pag-inom ng gamot before. Kaya yung pagpapa-check, tapos yung pagpapa-check up ko din is on and off din dahil hirap sa budget, magkano ang pagpa-laboratories ng sakit na may sakit ng hyperthyroid. Mahal po, mahal ang pa-laboratory. Kaya ayun po, one time, ayun nga, ang sabi ng doktor, mataas yung mga result ng mga laboratories ko, yung T3, T4, TSH. Kaya ayun, may mga ininom akong gamot. Almost 1 year and 3 months po at ako uminom ng maintenance noon, pero hindi siya agad-agad nag-normal. Kumbaga, parang yun nga eh, iba-iba yung mga laboratory result ko. Tapos yun, one time, napunta ako ng lung center noon kasi kailangan kong punta ni nanay ko, kailangan siya operahan doon. May nakita ako na kasama niya sa bed na umiinom ng Green Barley. Doon na ulit ako parang, uminom na ako dati na na. Bakit nakalimutan ko nga yan? So yun, doon ako nagising kasi sabi niya, 3 bote lang yung nainom niya, yung tubig sa baga niya, nawala. Hindi na kailangan butasan yung tagiliran niya para tanggalin yung tubig. So, dun na talaga nag-start. Hanggang sa nagkaroon na kami ng contact ni Upline Marlon, siya yung nagpakilala sa akin. Pangalawang nag-ano sa akin ng Green Barley at dinala niya ako sa office. So, yun, dun ko na tinuloy-tuloy. Sakto dun, pumunta na ako sa nagpa-doktor na rin ako ulit eh. Sa endocrinology na ako pumupunta doon.
nakainom na ulit ako ng green barley noon bago ako magpa-laboratory. Pag-check doon laboratory test ko, bumaba na ulit siya. So hanggang ngayon, hanggang nung mga nakaraang taon, tuloy-tuloy siya. Normal na siya. Ilang repeat na yung laboratory test ko na normal na siya. At ang kagandahan doon, wala na akong maintenance ngayon. Na dati, kahit kinakailangan kong uminom na maintenance ngayon, i-stop na. Kasi yun nga, dahil ilang repeat na ng laboratory test ko na normal na siya. So yun. Yung po yung nagawa sa akin ng Health Wealth Green Barley. Tsaka iba po yung pakiramdam eh. Kapag umiinom ka talaga ng green barley, ramdam mo yun. Ramdam mo sa katawan mo yun. Tapos, dyan, natulungan na yung health problem ko ng Health Wealth Green Barley. Pati yung problema ko sa financial, natulungan. Kasi kung dati, bauna ko sa utang, kasala ATM, hindi ko nga alam kung ano yung tsura ng loob ng bangko nun eh. Pero dahil sa Health Wealth, ayan, nagkaroon ng savings, hindi lang isa ha, dalawa pa. So yun, yun po yung mga voucher checks. Mga check vouchers ko na galing talaga sa Health Wealth simula nung nag-start ako. So ayun po, grabe, yung mga millennials po dyan na nanonood, nako, ang Health Wealth po ay para sa lahat. Hindi tayo mahihirapan na i-introduce yung product. Kasi from birth to all age is pwedeng uminom. Tama po, Ma'am Jo? Tama. Yes. Yun, napakala po ng market ng ating na product ng Health Wealth. Kaya, masasabi ko lang po, bago ako magtapos, papasalamatan ko nga po pala yung mga upline ko na laging nakasupport. Especially si upline Marlon, sila upline Lorna, sila upline Malu, and dyan po sila, yung grupo ko po ng ACES. Salamat po sa inyo. And papasalamat din po ako sa laging nakasupport din ang pamilya po ni Sir Mel Videl at Cora Videl. Ayun, salamat po sa Health Wealth. Salamat kay Ma'am Vicky. Kung wala po ang Health Wealth, hindi ko po alam kung nasaan na ako ngayon. Kung ano nang nangyari sa akin dahil din sa health concern ko. So bago po ako magtapos, gusto ko pong iwan sa inyo na be positive, think positive, and positive things all happen. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you very much, Aliza. Tinan mo, ang ganda po ng kanyang testimony. Ano? I think we have another testimony. Ready na po ba? Ready na? Ay, naka-ready na. Ito na, si Ate Christy. Alam niyo po, si Ate Christy, isa din po sa mga favorite ko ng mga partners. Every Thursday po, simula noon, nasa ibang building pa tayo, parati din po kaming nagkikita. Kumbaga, isa ito sa aking mga kuka-close na dealers sa Health Wealth. At na-witness ko po kung paano ang nangyari sa kanila from the start hanggang ngayon. And I'm really, really very happy kung anon man po ang meron sila ngayon. So, thank you, Aliza. At ngayon po, ay pakinggan naman po natin ang testimony ni Ate Christy Lego. Yan, Ate Christy, go! Hello, good morning! Yan, hello po! Hello, ma'am, good morning! Salamat po. And salamat sa Panginoon. Salamat din po kay Ma'am Jo. And salamat po sa Health Wealth. Yan. Maraming salamat. Salamat sa Panginoon. Ngayon po, ako po pala ay si Christy Lego, Costeta Lego, na kung saan ako po nag-join sa Health Wealth noong May 2, 2013. Yan. Hindi ko po inaasahan na talagang mapupunta po ako dito sa Health Wealth at gagawin ko po itong trabaho. Si Ma'am Jo po ay noong una po ako talaga ay na hindi ko po alam kung ang gagawin ko kasi nga ako po ay natulungan ng sobra ng produkto natin. Ang produkto po natin sobrang malaking blessing po sa amin. Lalo-lalo na po sa akin. Nag-start po yan sa akin. At bago po yung dumating dito sa amin, ay nung may nag-share sa akin ng green barley, ay ayaw ko po talagang inumin. Dahil nga po, marami na po akong na-try. Hanggat umaasa na ako sa doktor, taon na po ako nagpabalik-balik sa heart center. Yun, ako po pala ay dating lady guard na matagal na panahon. Ang asawa ko rin po ay security guard.
Dahil po sa sakit ko, ako po'y pinag-resign ng mister ko para po ay manatili sa bahay. Kasi lagi po akong may sakit. Yun, napakahirap po, lalo na po sa isang nanay. At ang naging sakit ko po ako, matagal na asthmatic. 42 years po ako naging asthmatic. Kakambal ko na po ang nebulizer sa buhay. Hindi po ako na pwedeng mawala ng nebulizer. Kaya ako po yung hiraman ng nebulizer dito sa amin. At gayon din naman, ako rin po ay nagkaroon ng heart enlargement. Yan, nagkaroon na po ako ng heart enlargement. At pabalik-balik na po ako sa heart center. Matindi rin po ang aking migraine dysmenorrhea. At sa anemic ko naman po, ako po hinihimatay na. Yan. Pero nung nasubukan ko po yung green barley, doon ko po naramdaman na kung saan, nawawala na po yung hingal ko. Yan. Tsaka, nung buwan na po akong umiinom, yung aking pangatawan ay gumaganda na. Tapos yan nga po, natuloy-tuloy kong pag-inom, umiinom lang po ako dati, tapos yun po na kung saan pag-iinom ko, ay tumaba-taba na ako. Tumagal na po ng isang taon ng pag-iinom ko ng green barley at noon po na lumabas na ng mga 2 years at saka bibili ko lang po ng product at nagsishare lang po ako minsan-minsan, doon po nakita ko na may bumabalik pala sa akin. At yung mister ko, kinonvince ko na rin po kasi nga po siya nagkaroon ng bukol sa liig. Ngayon nung gumaling po siya, yun po sabi ko na ganun, itry kaya natin itong ishare kasi marami na rin pong naghahanap. At doon po ako na-amaze na kung saan yung aking kita ay mas malaki na po sa kita ng mister ko. Kaya doon po siya sumama po sa akin. Doon ko po inaral na kung saan pumunta ng office para mag-attend po ng seminar. Paano ba yan? First time ko po kasing pumasok sa ganito eh. Hindi po ako mahilig sa mga ganito-ganito. At doon po, lagi po akong guest ni Ma'am... Ni Ma'am Jo, lagi po ako nag-attend ng seminar, yan sila Ma'am Cora. Talagang inaaral ko po na kung saan, ano ba ang mayroon sa green barley? Yan, tinatanong ko po ang sarili ko, ano ba mayroon nito? Tinatanong ko rin ang Panginoon, Lord, ano bang naitulong sa akin? Bakit? Ganun na lamang. Kaya inaaral ko po, tuloy-tuloy po yun na kung saan wala pong weeks na di ako nandun sa office. Umabot pa ng mga ilang taon na ako nag-attend ng seminar at nagsashare po, yun. At natulungan din po yung aking family, yung aking mga anak, yung aking apo. Nagkaroon po ang aking anak ng acute gallbladder stone. Puri ng Panginoon po, ng health Lord po ay malaking tulong po. Wala pong operation na nangyari. At yung aking apo, yung since birth po yung green barley. Halos lahat po sa aming family ay talagang green barley na po ang aming pinaka-instant survivor talaga. Kaya... yun po na tuloy-tuloy po at nagpapasalamat din po ako sa mga appliance ko, yun tuloy-tuloy na nagtuturo, tuloy-tuloy na sumusuporta kasi hindi naman ganun talaga ako sa business, ginawa ko na po siyang business, yun mga pinsan ko, yun mga natulungan sa produkto, kaya talagang pabalik-balik po sila na kung saan bumibili, hindi wala kang choice na talagang wala kang panahon na umayaw kasi hinahanap po yung product. Yun po. Kaya, nagkaroon po ako sa paggagawa po namin ng mister ko kasi nag-resign na rin po yung mister ko, dito po ako nagkaroon ng sasakyan. Yung aking mga anak po, dito po, ito po lahat ang financial na pinagkukunan namin. Yung aking mga college, yung aking panganay, nakatapos na po. Ito po yung naging, ito po yung kaakibat sa aming hanap buhay sa araw-araw. Kaya tuloy-tuloy po kami nag-share sa produkto kasi marami pong natutulungan, nakakatuwa pong tumulong na kung saan hindi mo naman kailangan maglabas ng pera. Yan sa tulong ng Panginoon, marami na rin po kami mga testimonies na amazing po talaga, amazing. Kaya yun po hindi ko talagang dito sa pag-share ko lang naman. Pag-share lang po namin ng Health Wealth Green Barley, yun po. Hindi lang po kami nakabili ng sakyan at yung mga aking mga anak, financial, nandyan po talaga galing lahat. Sabi nga kung pwede lang maano yung kung masilip ba, parang barley na lang yung dumadaloy sa katawan mo. Kasi lahat talaga galing sa barley. Yun, lalo na ngayong pandemic, ang hirap po ng trabaho, ang hirap ng hanap buhay.
Pero hindi po tumitigil. Sa health world po talagang walang titigil po kasi talagang kailangan po talaga natin matumulong. Kahit kahit wala tayong walang trabaho ang iba, pero ang produkto po kailangan po talaga. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon na kung saan si Ma'am Vicky na nagkaroon ng Health World International Corporation. Yung mga uplines na kung saan sumusuporta, sila Ma'am Cora, yan, sila Sir Chris, yan. Yung mga kami sa mga troopers, yan, sa mga kapartners sa troopers, yan. At ngayon din naman sa panahon ngayon, huwag po natin ipkahiya yung ating produkto. Kasi po talagang sobrang galing po talagang, kahapon lang po meron po kami natulungan na stroke patient. Yan. Kaya dito po, may hanap buhay ka na, nakakatulong ka pa. Di po ba? Napakasaya. Yan. Kaya, yung pamilya ko po, yan ang pamilya ko. Yan ang po ang kita ko hanggang 2019. Yan. Millionaire na pala ako. Hindi ko alam. Kaya, sabi ko 1.6. Ala, saan kaya galing yun? Talagang sobra, sobrang malaking blessing. Kaya, mga partners po, share-share lang po. Kasi, talagang, sabi nga, sa 100%, sabi ko, sa 100% ay ipat-isang tabi nila yung 10% para i-try ang produkto. Yung 90%, hayaan na nila yon. Pero sabihin po natin na i-try lang ang product at wala pong ligtas yan. Yan, wala po silang ligtas. Kaya, maraming salamat sa Panginoon, sa Health International Corporation. At ito lang po ang aking iiwan sa ating lahat na sabi nga magtiwala lang tayo sa Panginoon sa buong puso natin. Sabi na, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make you path straight. Yan po ay sa Proverbs 3, verse 5 and 6. Yun po at maraming salamat po. God bless po.